Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Duterte, binawi ng abrogation ng VFA, mga joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, tuloy na. Lieutenant General Jose Faustino Jr., itinilaga ni Pangulong Duterte bilang bagong AFP Chief ang papalit ni General Cirilito Subihana. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Shoutout muna kay Vincent Glenn Kabuguang, Jesse James, Roddy Royce, ako si Ayan, Jake Pancake, at sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po sa pagbisita sa aming YouTube channel. Nagdesisyon na ang Pangulong Duterte na bawiin na ang termination ng VFA sa kadahilanan na ang respeto ng dalawang bansa para sa kanilang partnership bilang magkapantay na soberanya. Nag-issue ng pahayag si Presidential Spokesperson Harry Roque sa kaparehong araw kung kailan inanunsyo rin ni Defense Secretary Delphine Lorenzana tungkol sa pagbawi ni Pangulong Duterte sa termination ng VFA. Matapos ang kanilang meeting ni na US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Malacañang kahapon, Hulyo 29. Ayon sa pahayag ni Roque, ang desisyon ng Pangulo na bawiin niya ang abrogation ng VFA ay nakabase sa pinanindigan ng strategic core interests ng Pilipinas. Ang malinaw na kahulugan ng Philippine-US Alliance bilang isa sa gitna ng pantay na soberanya at malinaw na posisyon ng Amerika sa kanyang obligasyon at commitment sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang VFA ay isang 1998 defense deal sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nagpapahintulot sa mga tropang Amerikano na pumasok sa Pilipinas na hindi na kailangan ang passport at visa para sumali sa mga joint military drills. Ang dalawang bansa ay kasalukuyang nag-uusap upang makalikhaan ng isang side agreement na magsisilbing addendum sa VFA. Sa meeting ni na Pangulong Duterte at Austin sa Malacañang, sinang-ayunan nila na ang enhanced communication at greater cooperation ay magdagdag ng lakas sa alyansa ng dalawang bansa. Sa kabila ng bagong development, sinabi ni Roque na ang Pilipinas ay patuloy na makipag-ugnay sa ibang mga bansa para sa partnership na nakabase sa ating core national interest. Sinabi naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang mga military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay tuloy na ngayon. Ayon kay Austin, ang Pilipinas ay isang napakahalagang treaty ally at ang Amerika ay patuloy na sumusuporta sa Pilipinas sa panahon ng kahirapan. At ang fully restored VFA ay makatutulog sa dalawang bansa na abutin ang mga minimithi na magkasama. Ayon pa kay Austin, ginawang posible ng VFA ang pagsasagawa ng mahigit 300 taunang bilateral engagement kasama ng sandatahang lakas ng Pilipinas mula sa mga expert exchanges hanggang ship visits, component exercises at major training exercises kagaya ng balikatan. Samantala, sa ibang balita, winilcome ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagkapili ni Pangulong Duterte kay Lieutenant General Jose Faustino Jr. bilang susunod na AFP Chief. Si General Cirilito Subihana na isang Medal of Valor awardee at miyembro ng PME Class of 1987 ay naka-schedule na magretiro pagkatapos na maabot niya ang mandatory retirement age na 56. Ang kanyang kapalit na si Faustino ay miyembro ng PME Class 1988 at kasalukuyang incumbent commander ng Joint Task Force Mindanao. Si Faustino ay nagsilbing acting commanding general ng Philippine Army at pinuno ng Eastern Mindanao Command. Ang kanyang malaking experience at kagustuhan na magserbisyo bilang isang commander at staff officer ang nagbibigay sa kanya ng tapang upang pangunahan ang sandatahang lakas ng Pilipinas na i-accomplish ang kanilang misyon at maabot ang tuloy-tuloy na kapayapaan at pag-unlad ng bansa. Ang Department of National Defense ay nagpahayag din ng kumpiyansa sa capability ni Faustino bilang bagong AFP Chief. Ayon kay Lorenzana, bilang isang seasoned na military commander, si Lieutenant General Faustino ay kayang pangunahan ng AFP tungo sa pagtugon sa mga pangkapayapaan at security concerns ng bansa.
lalo na ang pagtapos ng mga local communist armed conflict na naghila pababa sa ating bansa sa loob ng 5 dekada. Umaasa sila rin sana na pangunahan ni Faustino ang mga sundalo sa pagpatuloy na gawin ang AFP na isang highly professional, capable at world-class na organisasyon. Pinasalamatan ni Lorenzana si Subihana para sa kanyang dedikasyon at serbisyo at nag-wish para sa kanyang napakagandang retirement. Nagpahayag rin ng kumpiyansa ang Malacanang kay Faustino na ipagpatuloy niya ang peace and development na sinimulan ng nauna sa kanya habang agresibong palakasin ang defense capability ng ating bansa.